Okay, video vlog check guys. Umaga ngayon at gagawa tayo ng another coffee vlog. Yes, coffee vlog. At naubos ko na yung Starbucks pike na coffee from Starbucks. So ngayon may bago tayong kape na itatry. So ito muna ako sa aming cabinet. Kasi yung kapatid ko sa US, si Michelle, nagpadala ng bagong coffee beans, yung McCafe. Ayan, McCafe na coffee beans. So yung natry ko na to once kasi na-excite ako eh. Parang pwede naman palang gumawa ng mga pang fast food na cafe na coffee like the McCafe. So try natin. Lapag ko muna ito kasi gumagamit ako ng aking bagong rig, yung aking vlogging rig na ginawa nung nakarang araw. So tatayo ko ulit siya dito at let's create a vlog. Okay. So here's the McCafe premium roast smooth and balanced coffee Arabica 100%. And it's from McDonald's, McCafe. Ito yung ginagamit nila sa McCafe nila. I'm not sure for the McDonald's if it's the same, pero I'm sure it's the same. Kasi McCafe, so ito yung tsura ng box. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Para lang tayo nag-unboxing, you know. Ayan, nakikita ko yung aking sarili sa aking monitor sa taas. So it says here, it's a ground coffee, medium roasted. Medium. Ayan. Ito talaga yung medium. So, hindi siya ganun katapang, hindi siya ganun ka, tama lang. Kasi, pagka sobrang tapang, hindi magugustuhan ng mga tao. Pero usually, sa mga fast food, medium roast sila. Sabi dito. So, kunin ko na yung aking parafernalia para sa aking coffee press. Ayan, bagong hugas. So, palagi pag gumagawa ko is always 4 teaspoons. Sandali, kuha akong cup. Home cup. Pakita ko sa inyo yung beans para at least makita nyo. Ground coffee beans. Nag-ground na siya. So, ito yung packaging niya. Ganito yung tsura niya. Ayan. Tapos, punong-puno. So, yung pagka-ground niya, it's pang coffee brewer, pang pour over, pwede rin din siyang pang tawag dito, ayan, coffee press. Or any, kahit mga pang mocha pot, pwede rin, drip, pwede. Pero for espresso, medyo hindi pwede ito ata kasi masyadong hinipino yung ground niya. So, maglalagay tayo ngayon nito sa aking coffee, cafe. Ayan. Lagay tayo dyan. Para makita nyo. So, maglalagay ako dito ng 4 teaspoons. 1, 2, 3, 4. Natansya ko na. Kaya, 4 yung palagi yung ginagawa kong timpla sa aking kape. So, that's my cafe. Meron pang talong dito. Galing kay Kuya Christian. So, for the hot water. So, naku, walang tubig nga pala kami. Kailangan ko pala mag-order pala ng tubig. Okay, wait lang. Lagyan ko lang itong laman. Usual, aking hot water. So, kailangan. Gusto ko palagi-palaging gusto ko kasi palagi ganun yung super hot para at least yung kape talagang labas yung kanyang oil para mas masarap. So ito, in a few minutes, balik tayo. So naalala ko lang, no? Gumawa kasi si Lay's ng itlog sandwich, egg sandwich. Yung ginamit naming eggs are from kumbaga cage-free
And not cruel free. Tama ba? Go cruel. Parang, okay, ulitin ko. Yung ginamit namin itlog ay special na itlog. Ito yung mga itlog ng mga galing sa chicken hens na hindi nakakulong sila yung mga free range. Tawag namin ng free range. Pero sa iba, they call it free cage and go cruel free chickens. Kasi may mga organizations, sila yung nag-a-advocate na we should buy and yung mga eggs na galing sa mga chickens na hindi ano tawag dito hindi lagi nakakulong, hindi ina-abuse. So mas maganda yung ganun. Napansin namin yung itlog is very red, ah hindi red, malaki, may kapag ka-orange o malaking malaking orange yung egg yolk, tsaka sobrang sarap. So titikman natin yung itlog na yun. Okay, mainit na yung tubig ko, maghahanda muna akong sandwich. Okay, so heto na. Pantsa ko na rin dito eh. Itong aking kape. Sakto for 1 cup. Minsan sinasobrahan ko ng konti. Kasi minsan gusto ko pa. Tapos, ito na yung McCafe coffee. Doi dati. And then, takpan ko na lang muna ng konti. Hindi ko pa muna siya ipupush, no? Hanggang dyan lang. Gito. Hindi tumata. Para alis yung mga bubbles. Ma-absorb lalo ng mga kape. So, 3 minutes to. 3 minutes. Oh, I forgot to use the timer. Yung kapag-timer. Kasi, ay, teka lang. So, let's do a timer for 3 minutes. Ayan. 3 minutes. So, ayan, nasa sa table to. Okay, 3, 2, 1. Okay, para sa mga coffee expert dyan, kung yung mga coffee expert dyan, at nakita nyo may konting mali dito sa mga process ko na paggawa ng aking kape, feel free to comment down below. Pero hindi, makakatulong din yan. Kasi ako okay na ako sa ganitong setup eh, pero kung meron pa kayong mas magandang tip, go lang. Pero tingnan natin kung may pakialam ako o hindi. Pero tingnan natin. Ang taray ko ngayon, no? Di pa kasi ako nagkakape. Pasensya na. So, ito na. Okay na yung kape natin, no? So, babalan natin siya ganun. Pero bago ko muna siya i-pour sa aking cup, eh, maraming salamat sa aking kapatid na si Michelle at sa aking mother at sa mga kapatid ko sa US, sa Chicago, Illinois. O, tama ba? Chicago, Illinois, tama. So, for the McCafe, I think sabi nila mabibili mo daw to sa SNR, sa Landers, o sa Macro kung meron pa. Pero hindi. Landers, SNR, meron to. So, check it out yo kung talagang namimiss nyo yung mag-fast food. Actually, mas maganda pala dito, no? Parang mag-order ako sa McDonald's ng burger or yung kanilang big breakfast, tapos gagawa na lang ako ng McCafe here at home. O nga, no, try natin sa next vlog, try natin yon. So, bago muna ako kumain ng aking egg sandwich, tikman muna natin yung aking kape na ginawa. Ayan. Asa natin, Turkish kunyari. Medyo, may pagka-smart, smart. May pagka-sharp yung amoy niya. Medyo fruity. Fruity yung amoy. Pero not that strong or heavy. Nawala yung pagka-fruity. Biglang dumalansin yung amoy. Parang slight earthly flavor. Pero baka na-immune na yung ilong ko. Malamang na-immune na. So, tikman na natin to. Aking cafe, McCafe. Ang weird. Bakit lasang cinnamon? Ganun ba talaga siya? Unang higup ko, taste like cinnamon, tapos nawala. Nawala yung lasa, naging lasang kape. Nag-imbis at tuloy ako kung bakit ganun yung last. Oo nga, no? Parang first try ko, parang ganun.
ipagka-cinnamon taste, tapos bilang nawala. Pero hindi ganun katamis. Parang, siguro parang yung aroma niya. May konting asin, ba't ganun? Pero nawawala. Alala ko pala, ganito pala yung mga coffee nila pag medium roast. Kasi ang hinahanap ko kasi palagi yung dark roast yung tapang, pero pala medium roast pa to. Kaya pala ganun yung last time. May pag fruity flavor. Well, I guess parang yun yung parang natitrick yung brain ko, nakala niya cinnamon eh. Tapos nawawala, nagiging coffee na. Well, yun na yung ating coffee for today. McCafe. Ito na yung McCafe ko. Premium roast from Chicago, Illinois. Pero I guess mas maganda ata kung try natin pa itong imukapat natin or talagang sa brewer talaga. Pag sa ganitong style na coffee press, parang hindi pa ako ganun kakontento. Hindi pa ako nasasarapan na. Pero parang feeling ko parang kulang pa yung aking coffee na ano. Siguro kung naka 4 teaspoon yung ginamit ko, dapat ginawa kong 5 or 6. Well, di ba sa next time mag-experiment ako at babalikan ko kayo kung masarap yung mga 5 to 6 na teaspoon para. So yun, yun ang ating vlog at enjoy ko muna yung aking kape. So guys, thank you guys for watching. So don't you forget to subscribe, like and comment, and I'll see you at the next video vlog adventure. So, all right. Magka-fruity talaga pag medium roast.